magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinag siyang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayan natin ng pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Pumihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Ialay po natin ang misang ito para sa ating mahal na ina, ina Santa Maria, ina ng laging saklulo, at para sa ating poong Jesus Nazareno. Sama natin sa misa ngayon ang mga intensyon para sa ganitong oras, alas 5 na umaga, ngayong araw. At ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. At isama rin natin ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang kapayapaan sa buong mundo at ang ating intensyon para sa isang maayos, mapayapa, makatarungan. At isama rin natin ang intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, naulat na inuusig ang mga Kristiyano, kasama na sa naguusig ay si Pablo, noong hindi pa siya naging Kristiyano. Ngunit, nagpapatuloy ang pagpapahayag ng mga apostol gaya ni Filipe na siya ay nagpapalaganap ng mabuting balita sa Samaria at iba pang mga puok. Ang ating Panginoon, Jesucristo, sa ating Ebanghelyo ni San Juan ay nagtuturo sa atin na ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay tinawag ng Ama at Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan dahil sila ay bubuhayin muli ng Panginoon. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at lubing mong sa panampalatayang iyong bigay. Kami makasalo sa muling pagkabuhay ng anak na pinakamamahal sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban namay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos. At gayon na lamang ang kanilang pananangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating, ay ipinangangaral ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang mga masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupay, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman, tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Nananalig kay Kristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Kalimitan kung ano yung ating kinakailangan, kung ano yung gusto natin, ay iniisip natin, yon ang kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo nagugutom at nauuhaw, ang laging nasa isip natin ay ang material na pagkain at ang tubig. At kung tayo nangangailangan ng lider, ang akala natin, magpasya tayo, pipili tayo kung ano ang ating gusto. Nakalimutan natin na ang kalooban ng Diyos ay higit pa roon. Buong kasaysayan ng kaligtasan ay inilahad na ng Panginoong Diyos at tinatawag niyang plano. Ano po ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, una sa lahat, na ang lahat ng kanyang nilikha ay maaayos. Kaya kapag ka, basahin natin sa aklat ng Genesis, mula Kapitulo 1 hanggang sumusunod, inaayos lahat, nilikha ng Diyos na mabuti at may kanya-kanyang tunguhin. Ngunit nalaman rin natin na kailangang magpasya ang tao. At sa aklat ng Genesis Kapitulo 3, kung ano ang hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay siya pang ginawa ng tao. Pumanig ang tao sa kalaban o sa demonyo. At dahil doon, pumasok sa buhay ng tao ang kamatayan. Ibig sabihin, ang sistema na marahas at sistema ng patayan. At ito ang ating nakikita sa ating unang pagbasa. Sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, Bisyo 1 hanggang 8, itong sistema ng patayan at marahas na sistema na sinusuporta ng karamihan, sapagkat ang laging gusto ng mga tao at karamihan sa mga tao gustong papanig sa mga marahas na istruktura at pamaraan,
kaya may patayan. At dito sa ating unang pagbasa, si Saulo na hindi pa naging Kristiyano, hindi pa naging Pablo, isa sa mga umuusig sa mga unang Kristiyano. Pero sa kabila ng pag-uusig ng mga taong marahas na namumuno, nagpapatuloy na ipinapangaral ng mga apostol sa iba't ibang dako ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya si Pilipi napunta sa Samaria at pinagaling ang mga may sakit, ipinangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya matupad yung sinasabi ng Salmo sa Isinta 5 na ating napakinggan ngayon. Ang sanglopa ay nilalang galak sa puoy isinigaw. Sapagkat sa kabila ng marahas na mga pamaraan ng mga namumuno at ng karamihan o mayoriya, may mga maliliit na pangkat ng mga matapat sa Diyos at sila ay para sa ebanghelyo ng Panginoon. Ang mga apostol, ang mga disipulo, ang mga nananalig kay Kristo. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 6, verso 35 hanggang 40, lahat ng makakita at manalig sa Panginoong Hesus Nazareno ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pagtupad ng kalooban ng Diyos. Kaya atin pong mabasa sa ating ebanghelyo ngayon, versikulo 40, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan. Ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Na ibig sabihin dito, magtagumpay, magwagi ang ebanghelyo ng buhay. Magwagi, magtagumpay ang kahulugan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo kahit na mayoriya o mas marami ang magsuporta sa mga tao na mga marahas, mga magnanakaw, mga walang pakialam sa mga tao dahil ang Diyos ay hindi po magapi sa kapangyarihan ng demonyo na umiiral sa mga taong marahas at sa mga nagsuporta nito ay nagsuporta din sa kapangyarihan ng demonyo. Dahil ang Diyos ay higit na makapangyarihan, dahil ang Diyos ay Diyos ng kabutihan, dahil ang Diyos ay buhay at magbibigay ng buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Nakita na natin ang pong Hesus Nazareno. Napakinggan na natin ang Ebanghelyo niya. Tuloy-tuloy pa rin tayong pumapanig sa mga masasama. Sinusuporta pa rin natin ang mga marahas. Alam naman natin kung anong kalooban ng Diyos, kabutihan. Bakit tayo ay pumanig pa rin sa kasamaan? Ito yung tinatawag na daloy ng kapangyarihan ng masama o tinatawag Lucifer effect. Si Lucifer ay isang anghel na mabuti noon. Ngunit siya ay pumanig sa masama. At sumanig sa masama, pinarusahan sa impyerno o kamatayang walang hanggan. At kanya pong hinila ang mga tao na kahit yung mga mabuti at mabait upang pumanig sa karahasan, upang magsuporta sa mga taong marahas at mga masama. At siguro, baka ang mamumuno pa ay ang mga marahas at masasama dahil sa Lucifer effect.
Ipanalangin natin sa Poong Hesus Nazareno na ang kanyang ebanghelyo ay magkabisa at tayo'y pumanig sa kanya. Si San Pablo, na noon ay si Saulo, naglilitis, umuusig laban sa magkristyano, ay nagbabago, nagbalik loob. Baka lahat ng mga nagsuporta ngayon sa mga masama ay magbabago at maging mga tao sa Diyos. Nag-aantay ang Diyos sa atin. Magbalik loob tayo. Magbabago tayo. Papanig tayo sa Poong Hesus Nazareno upang tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasiyasya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng Kanyang Anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga kailangan at atin pong itutugon. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Masayang nagsalo aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alat at tinapay gawing tubot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na ang lahat.
Manalangin niyo, Patid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanayunan ay marapat na kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sing buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa cross, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kay kaisa ng anghel, sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, pagsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu, ang banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingap yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Marabirhin Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sa tagubilim na galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpastuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa pagkabuhay ni
Jesus ay ating nadama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang inudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at ang aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang na itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ang Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanon nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng iyong utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang mga imahin at dasalan, mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisan ito na way maalala ng pangako sa binyag na ikaw ay iniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Jesus Nazareno. Sa kasalanan.